Hello mga Lods, welcome back to my channel. So nandito na naman tayo para sisilip sa Social Blade website. So isang public website na kahit sino pwede mag-open para masilip kung magkano na ang estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, vlogger or influencer. And then, maraming salamat sa lahat ng mga channel na aking ni-review. Dahil sa inyo nabuo ko ang aking mounting channel. Siyempre, hindi ko rin makakalimutan ang lahat ng inyong mga supporter. Big thank you din sa inyo na sinusuportahan nyo na rin ang aking channel. So, ingat kayo palagi and God bless. Sana gabayin kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong ginagawa araw-araw. So, para mag-isip tayo, lagi na natin ipagdasal ang ating mga ginagawa. Sa mga Lods, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick mo na ang subscribe natin. And then, siyempre, pakipost na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So, ano pa ba ang hinihintay natin mga Lods? Let's go na! So mga Lods, yung sisilipin naman nating estimated salary ngayon, walang iba kundi kay Kalinga Prob. Sigurado mga Lods, kilalang kilala nyo na ito dahil isa na siyang sikat na charity vlogger at saka magaling na director ng Kalinga Team. So mga Lods, suportahan natin ang kanyang channel ng buong buo para magumanda ang kanyang kita at saka mas marami din siya matutulungan ang mga kababayan natin. So siyempre, huwag nyo rin kalimutan na isama na sa pag-support ng aking channel. So mga Lods, bago tayo magsimula, shout out muna kay Yusip Canlas. So idol, maraming salamat sa iyong tiwala and then suporta sa aking channel. Ingat ka palagi dyan and God bless. So si Kalinga Prob ngayon mga Lods, meron na siyang upload videos na 1,558 and then meron siyang subscriber na 2.51M. So may video views naman siya ngayon na 738,656,987. So ang kanyang country is PH and then yung channel type naman niya is entertainment. And then yung account naman niya ginawa ito noong December 8, 2019. So doon naman sa kanyang total grade nakakuha siya ng B+. And then sa kanyang social blade rank naman nasa 16,266. So doon naman sa kanyang subscriber rank nasa 1,073. And then, sa kanyang video views rank naman, nasa 18,093. So, doon naman sa kanyang country rank, nasa 90. And then, sa kanyang entertainment rank naman, nasa 855. So, nakita na natin yung kanyang ranking. Silipin naman natin yung kanyang last 30 days subscriber. So, nakakuha siya ng 60K. Ang hindi maganda dito mga Lods kasi ang kanyang percentage bumaba ng 25% na ang ibig sabihin. Mas bumaba ang akit ng kanyang subscriber kung i-compare sa mga nakaraan niyang buwan. So, doon naman sa kanyang views mga Lods in the last 30 days, nakakuha siya ng 30,262 views. So, hindi rin maganda mga Lods kasi ang kanyang percentage bumaba din ng 10.9%. So, ibig sabihin, mas bumaba din ang akit ng kanyang views kung i-compare natin sa mga nakaraan niyang buwan. So, nakita na natin yung kanyang ranking, last 30 days subscriber and views. So, silipin naman natin yung kanyang daily summary from subscriber, views, and then yung kanyang earning. So, sa kanyang subscriber, may dalawang araw na umangat ng 10K. Yung araw na yon September 20, umangat siya ng 10K. And then, nasundan ng September 27, umangat ulit siya ng 10K. Kaya, ang kanyang subscriber ngayon nasa 2.51M. So, doon naman sa kanyang video views mga Lods in the last, in mga daily summary. Sa kanyang magagandang views lang mga Lods, no, September 20, nakakuha siya ng 1.6M. And then, September 21, 1.1M. So, pagdating ng September 24, nakakuha siya ng 992,000. And then, pagdating ng September 26, 1.8M. So, pagdating naman ng September 29, nakakuha ulit siya ng 1.88. And then, yung last na magaganda pa, yung September 2, nakakuha siya ng 1.18. So, ganun kalaki ang akit ng kanyang mga views. Pero, hindi pa rin ganun kaganda mga Lods kasi ang kanyang percentage nga, bumaba pa rin ng 10.9%. So, doon naman sa kanyang earning. So, tingnan natin yung September 20. Sa kanyang low estimated, nakakuha siya ng $416. And then, sa kanyang high estimated naman, nakakuha siya ng $6,700. Pero ang mga yan naman mga Lods, daily summary lang, mas maganda kung silipin natin yung naka-round off na
from daily, weekly, and monthly para malaman na natin kung magkano na ngayon ang estimated salary ni Kalinga Prof dito sa YouTube. So, unahin natin yung kanyang daily average. Sa daily subscriber, nakakuha siya ng 2K. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 1,008,728. So, doon naman sa kanyang daily, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $252. So, times natin sa 55, mayroon siyang 13,860. And then, sa kanyang daily, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $4,000. So, times natin sa 55, mayroon siyang 220,000. So, yan mga lods ang kanyang daily average. So, pupunta naman tayo sa kanyang weekly average. So, sa weekly subscriber, nakakuha siya ng 14K. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 7,061,096. So, doon naman sa kanyang weekly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $1,800. So, times natin sa 55, mayroon siyang 99,000. And then, sa kanyang weekly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $28,200. So, times natin sa 55, mayroon siyang 1,551,000. So, yun naman mga lords ang kanyang weekly average. So, pupunta naman tayo sa kanyang monthly average. So, sa monthly subscriber, nakakuha siya ng 60K. And then, sa kanyang views naman, nakakuha siya ng 30,261,827. So, doon naman sa kanyang monthly, low estimated ng kanyang earning, nakakuha siya ng $7,600. So, times natin sa 55, mayroon siyang 418,000. And then, sa kanyang monthly, high estimated naman ng kanyang earning, nakakuha siya ng $121,000. So, times natin sa 55, mayroon siyang 6,655,000. So, yan naman mga lods ang kanyang monthly average. And then, yung nababanggit ko rito or nakikita nyo is pawang, estimated lamang. Nakabis lang tayo sa social blog website. Isang public website na kahit sino pwede mag-open para masilip kung magkano na ang estimated salary ng ating mga iniidolong YouTuber, blogger, or influencer. And then, yung mga ganap na yan, mga lords, lagi natutupad yung low estimated kasi nga hindi natin kayang i-demand sa ating mga viewers na huwag mag-skip ng ads. Pero pwede pa rin maging times 2, times 3, or maging times 4 pa yan kapag isang vlogger nakapagpa-viral ng kanyang video. Pero mas maganda mga lords, huwag na kayong mag-skip ng ads. Suportan natin si Kalinga Prof para habang gumaganda ang kita ng kanyang channel, mas marami rin siyang matutulungan na mga kababayan natin. At saka syempre, sama nyo na rin sa pag-support ang aking channel. So mga lords, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakiclick mo ng subscribe natin. And then pakipost na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating video. So mga lords, big thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa aking channel. At saka magsusuport pa lang, okay palagi, and God bless. And then see you on my next video.